Oh, shit. Some of people said that ORIE CHEF is a member of Deep Web. Pero daw problema niya. So, siguro na pag-isipan niyang mag-join sa Deep Web. Lahat yun, guys. Siya lang din. Ay, kinikilabutan talaga ako. Hey guys, it's me again, Lois Anne. Back at it again with another video. And for today, it's going to be a very unique content because it's my first time to do it here in my channel. It's not a beauty-related video, not about cosmetics or things like that. For today's video, I'm going to do a reaction video about dun sa viral creepy profile sa Facebook. So if you want to know what is that and if you're interested to know all about those things, then please keep on watching. Okay, so sasabihin ko na muna kung kanino bang profile, okay, yung ating pag-uusapan for today's video. Yun yung profile ni ORIE CHEF. Yep, ni ORIE CHEF. So, medyo may nag-ring ba na bell sa inyong mga utak or medyo familiar ba siya sa inyo? Well, I think so kasi nag-viral ito sa Facebook for quite a while now and medyo creepy-creepy nga siya, no? And just a quick information lang sa inyo, guys. It's not my first time to check it out or to navigate it out. Few months ago, probably like 3 to 4 months ago, eh nakita ko na yung viral post na ito about kay ORIE CHEF. Pero, at chinek ko lang siya, saglitan lang, hindi ko talaga siya totally ninavigate like in detail kasi medyo nakikirpihan nga ako. Ayun na nga, so lately, medyo talagang naging viral na siya sa Facebook. So gusto ko siyang balikan ngayon at pag-usapan natin, bakit ba talaga creepy yung profile sa Facebook na ito ni ORIE CHEF? Bakit? And why is it getting so much attention? So yan, let's try. Okay, gagamitin ko ngayon itong cellphone ko and then titingnan natin, okay, what is so creepy about it? And then ipopost ko rin dito sa screen yung ginagawa ko para makapag-catch up kayo, ano? Okay. So, trinay ko nga pala siyang hanapin yung original account nito ni ORIE CHEF. Trinay ko siyang hanapin sa Facebook ngayon, pero hindi ko na siya mahanap kasi sobrang dami ng epal na gumawa ng fake account. Pero noon, nung few months back na sinasabi ko na trinay ko siyang navigate, yun talaga totoo, o ano yun, legit na profile account yun ni ORIE CHEF. Doon talaga nakita ko kung ano yung sinasabi nilang creepy, kung bakit siya creepy. Pero kasi ngayon, nahirap nang i-determine kung alin ba talaga yung tunay na account ni ORIE CHEF at kung alin yung fake kasi nga ang dami nang gumawa since nung na-viral. But anyway, eto. Since hindi na natin siya mahanap sa Facebook, i-check na lang natin yung mga news or mga articles na lumabas patungkol dun sa issue na yon. I-record natin. So, eto. The creepy and curious case of ORIE CHEF. Alright. Okay, here. So, dito ata nag-start na to. Netizen Giancarlo Cunanan Asuncion was the first one to share the disturbing observation when he heard this random comment on a post that he was following. Good PM, Lamo Susie, I have a friend, I call her Susie, but her real name is Susan. Single and still available, hope she's listening. Same here, gusto ko ganun cremate pag nauna ako sa hubby ko. That's spread ash sa isang place na body of water or beach. Me and my family used to spend time together. Curious about the post and person, Asuncion click on the profile and was shocked to see more spooky stuff. Yun, so siya pala yung pinakaunang nakadiscover kay ORIE CHEF, si Giancarlo Cunanan Asuncion. So parang may pinafollow siya na post, tapos nakita niya yung comment ni Chef ORIE na parang quite creepy about sa cremate sa sarili niya. So trinay niya lang i-click yung account and to his surprise, nakita niya kung ano pa ang mas creepy. So yun, that's the time that, oh, okay, this one. Ito yung pinakauna ko rin nakita, guys. Ito yung pinakauna-una pa, yung unang-una pa, yung hindi pa talaga siya sobrang nag-viral. Ito yung mga makikita ko. Ito yung mga nakita ko nun. Yung profile niya, pag pumunta ka dun sa pinaka-friends list niya, makikita mo, lahat siya din yun. Eh, ang creepy dun, iba-iba yung pagkaka-edit. Merong mahaba yung buhok, merong payat, merong mataba, merong bata, pero lahat yun, guys, siya lang din. Ay, kinikilabutan talaga ako. There are 25 plus, okay, or 25 or more Facebook account ang meron itong si ORIE CHEF na iniiba-iba niya yung image. Like, who the fuck on earth will gonna do that and add herself on Facebook? Like, seriously. Okay, let's continue. And what is more creepy is yung mukha niya parang napaka-emotionless. Nakangiti pero parang ihantingin ka niya sa gabi. Parang nakangiti ako pero parang yung naman, yung ganun, yung dal na papatayin ka. Parang ganun, basta ang weird. Okay, ayan siya, guys.
Okay, ito. Meanwhile, in a certain post, Marjorie Sikwa claimed that she's a licensed baker, barista, and a banker. So, hindi lang para siya maraming Facebook profiles. Marami din pala siyang trabaho, girl. According nga dun sa isang post. She even noted that others may call her Chef Ori and to name a few. Ayan. So, isa dun sa mga professions nga, ika nga niya, is she's a baker. So, pwede din doon natin siyang tawagin na Chef Ori. Ayan. Ito, may isa siyang post. True. I am certified, licensed baker and barista and a banker too at your service. Just call me Little Chef Ori, Mori Baker or Barista Aji, Jewelry Banker, from my name itself, Marjorie. Okay. Ang dami niyang work. So, isa lang ang naiisip ko dyan, no? Hindi kaya marami siyang natapos na course? Or ano ba? Hindi kaya self-proclaim siya na ito yung mga gusto niya tapos nung bata siya. Tapos ngayon na ilalabas niya. So, maghanap pa tayo ng ibang pwedeng madiscovery about ito kay Chef Ori. Okay. Date updated. Date published, December 19, 2018. Ah, ito, medyo recent to, guys. So, tingnan natin. ORIE CHEF Creepy Tourist. Okay. Okay, and now, out of curiosity, one netizen from Facebook, Yellow Rites, has recently posted a thread about the tourist incorporated with the trending ORIE CHEF. So, to may isang netizen, or also called as Marjorie Sikwa. Some have already thought that the account is probably just a political troll, but not until curious netizens search about her and the tourist about her. Ah, okay. So, one theory na sinasabi ng mga tao is baka it's just a political troll. Ginagamit lang yung account na yun para mang bash, alam niyo yun, or pwedeng may sabihin na kasamaan sa Facebook and then they can get away with. Mga ganun ba? Mga troll-troll lang, kumbaga. Or bot lang, di ba? Some of people said that ORIE CHEF is a member of Deep Web, pero daw problema niya. So, siguro na pag-isipan niyang mag-join sa Deep Web to earn money. Sa isa niyang account, she posted there that she wants to kill her own child. Kaya puro about suicide and death yung post niya. Siguro may connection ito sa Deep Web. I don't know kung totoo ba yun. May connection daw sa Deep Web itong si ORIE CHEF. Kaya medyo ganun-ganun. Dahil nga may problema siya sa pera, so siguro is doon nila kinonect. Kasi sa Deep Web, pwede kang kumita, diba? And yun. And sabi niya, sabi din dito na gusto daw niyang patayin yung sarili ng anak. And she even posted that on Facebook. Let's see. Then on her another account, nagpost siya ng guess who will die. All of you. She's creepy. Sobra kasi on her account. Karamihan sa mga friends niya, account niya rin. Yun yung sinabi ko sa inyo. Tapos puro mukha niya doon. Minsan napopost siya tapos gagamitin niya isang account para mag-comment sa sarili niyang post. Diba guys? Ang creepy. Isipin mo, mga friends mo, sarili mo. Tapos nag-post ka, tapos yung nag-comment, sarili mo din. Hindi kaya meron siyang multiple personality disorder? Diba sa psychology ganun? You're living knowing that marami kang personality and they are of a different persons, pero iisa ka lang talaga. Oh, that's weird. She's a smart one. Alam niyo yun, parang napapansin ko sa bawat videos niya ay parang may riddle na parang gusto niyang ipasagot sa atin. Napansin niyo ba yun? Oh, she has some videos. Mamaya alam natin yan. Sinasabi na kapag pinanood ng live video niya at kapag may nag-comment, may pinapatay siya. Hindi ko alam kung totoo to. We all know na kahit patay, may Facebook pa rin. Existing pa rin FB nila. Pero people might say na patay si ORIE at hindi siya yung nagmamanage ng account na yun. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako, guys. Mag-isa lang ako dito ngayon. Perhaps kamag-anak niya. Tignan natin ulit yung video kung saan nakamask siya at hindi tinatanggal yung pangalawang mask. Napansin ko na medyo payat siya sa video na yon. Paano ko nasabi? Check her album. Tapos may makikita ka na pic niya na chubby. Ah, pero the bodies don't match. Pero seryoso, I strongly feel na hindi si ORIE but a different person. So another theory coming from another netizen na hindi naman natin ma-validate if it's real or not is that they're saying napatay na si ORIE and then yung nagmamanage daw ng Facebook account niya is mga kamag-anak. But for what? I mean, what are they gonna get from doing that? Right? I mean, it doesn't make sense to me. Anong makukuha mo kung i-manage mo yung Facebook ng namatay mo ng kamag-anak? Or kung hindi mo man kamag-anak, anong makukuha mo? Another question.
Ito. Guys, may video siya na kung saan nakaswimsuit siya na one piece habang nakasuot ng anime girl mask. Wow. Tapos binaba niya yung cam para ipakita yung alam mo na. Tapos after nun, inangat niya yung mask at may isa parang siyang mask doon na suot. Ang pinagtataka ko lang, bakit ayaw niya ipakita ang mukha niya sa video? Kung siya nga si Ori or yung nasa DP, why would she needs to hide her face? At bakit niya yung ginagawa, diba? Though ang theory ko dito, medyo weird pa sa akin kung ano ba talaga ang pakay niya sa Facebook. Exactly! Ano ba talaga ang pakay niya? Why does she need to do all those kind of things, right? At bakit niya ginagawa yun? Although people thought she wants attention, pero for me, there's something na pinapahihwating si Ori. That's also my same sentiment. Bakit mo gagawin lahat yun? For what? What's your main reason? What are your agenda? Intention? Okay. Ito yung isa sa mga pinaka baka talaga posible. Some say she's just a forgetful tita who keeps on making new accounts because she keeps on forgetting her password. So baka daw siya yung, alam mo yun, yung mga isa sa mga tita na laging nakakalimot sa mga password tapos gagawa na lang ng ulit na account. Pero that's kind of weird. Kung alam mo makakalimutin ka na, di ba isusulat mo na yung password mo or ilalagay mo na siya ng, sa notepad mo or anything na matatandaan mo. Gagawa ka ng parang mga notes. Pero, let's see. I keep trying to think she probably just doesn't know how to internet and keeps making new accounts because she forgets her password. There were a lot of theories, but finally someone had the courage to message the creepy account and ask her why she has so many of them. So ito, okay, for the first time meron daw nag chat kay Ori Chef. Yan, tingnan natin. Why? Are you a writer or you're an animator? No, I just thought it was a bit unusual how many accounts there were. When I saw them, it honestly blew my mind a little bit and it was confusing. I wasn't sure if all of them were you or if it was some type of tribute page or something. So were some accounts created pretending to be you or were all of them created by you and then switched? Okay, so ito na po yung answer ni Ori Chef. Yeah, all of them I was the one who created, but unfortunately because of my negligence and stupidity, I forgot that I was just renting the comp and forgot to change the password as soon as possible. Oh, I understand. I like the pictures you post, like the one you have as your profile picture. Do you make them? Really? Oh, thank you. It's in the app. Just click the Play Store app if it's in your city, then you know, edit the pic. What are some things you like to do? So how many accounts do you have right now that you still use? My 15 to 24. Different friends in FB list. Why so many? But I open them occasionally or still have the time or because of the games I have the requesting in the... Okay. So according to her, ayon dito sa screenshot ng conversation nito, she uses all of these accounts for various Facebook games. She has around 20 pages of this kind while the other accounts were hacked. Still, that doesn't explain the creepy posts on some of her account. Let's see, ang gusto ko is makita yung video. Okay? So punta tayo ng YouTube, tingnan natin kung ano ba yung mga video sa sinasabi nila. Baka nakapost dito yung video ni Ori Chef. Baka naman gusto nitong ma-monetize. Tingnan natin. Type lang natin, Ori Chef. Ayan, type natin. Ito, nahanap ko sa isang channel sa YouTube na pinanood niya yung video nga na sinasabi nila na naka-mask ng doll. Tapos naka-swimsuit si Ori Chef. Tingnan natin. Oh shit. So ayun guys, nakita niyo yung video na tinanggal niya yung mask tapos sa loob ng mask may isa pang mask. Medyo creepy lang yun pero hindi ko lang sure kung siya ba yun. Bakit hindi niya pinakita yung face niya? Bakit mask ulit under that? Kinda creepy. Hindi ko talaga alam kung gawa-gawa lang ba to ng mga tao or na-associate lang certain video sa account niya kasi nga nasimula na na-creepy siya or talagang siya yung may gawa nun. That we're not really sure about, but one thing I am sure is sobrang creepy ng mga nakita ko ngayong araw na to. Bumalik tayo. Tingnan natin, okay? Kasi meron silang na-associate na picture
dito kay ORIE CHEF, yung parang creepy, ipopost ko dyan, yung creepy na mukha, pero I think that's a foreigner. Foreigner yan guys, hindi yan si ORIE CHEF. So just to make it clear, kasi nabasa ko na rin to sa isang parang article na gusto niyang isu yung mga, like, gusto niyang isu yung mga iba atang tao na nagpopost ng picture niya, associating it with dun sa mga creepy things. Kasi siya talaga yan, like, nag-exist yung taong yan, guys. I think, may nangyari ata sa kanya kung bakit naging ganyan yung face niya. I'm just not sure kung ano yung nangyari na yon. Pero isa siyang tao. And she's not related to ORIE CHEF, if I'm not mistaken. Hindi siya related kay ORIE CHEF. So, yun. Alam ko hindi. It's a different person. So, what do you think, guys? After ng mga nalaman natin, it's still like a question for me. Sino ba talaga si ORIE CHEF? Lalo ngayon sa sobrang dami nang naglabasa ng fake account niya. Sino ba talaga siya? Anong bakay niya? Ba't niya ginagawa yun sa Facebook? Meron pa nga akong nabalitaan noong una pa lang, fresh pa lang yung balita dati. Sinasabi nila na yung daw account niya is ginagamit niya para pang stock dun sa asawa niya. Kasi yung asawa niya parang nagkaroon ng third party. So, para ma-stock niya yun, kasi lagi siyang binablock, okay? Para ma-stock niya, gumagawa siya ng maraming account para pang stock niya dun sa asawa niya and dun sa kabit. But I'm not sure kung ano ba talaga ang deal dito kay ORIE CHEF. But what I know for sure, it's just sobrang creepy niya. How about you guys? What do you think about this matter? Let me know down below, comment niyo kung ano ba talagang tingin niyo. Is she just a forgetful tita or there's something behind that? Let me know. And also, if you do enjoy this video, don't forget to click this or give this video a big thumbs up, comment down below, and also subscribe to my channel and click the bell button beside it so you'll be reminded whenever I upload a new video. Thank you so much. My name again is Lois Anne. I'll see you again in my next video. Bye.